Natunpon sa silang sa Cavite ang mga sasakyan at motorsiklo pati na mga spare part na ibinenta nang walang kaukulang dokumento. Agad namang kinumpiska ng mga pulis ang mga piyesa at makina ng mga sasakyang walang papeles. May report si John Consulta. Sa pagpasok sa compound na ito sa Silang Cavite, bumungad agad ang may 30 sasakyan at motorsiklo sa mga tauhan ng SWAT, Special Operations Group, Cavite Intel at Cavite Mobile Group. Nakita rin nila ang ilang mga bahagi ng motor na chinap-chap na. Sabi ng Cavite Police, kaduda-duda ang operasyon ng lugar. Bukod sa wala raw lisensya, wala rin daw may pakitang papel ng mga sasakyan ang inabutang caretaker sa lugar. May mga nakita tayo ito, may mga sasakyan from Manila, NCR and Makati. So doon tayo nagkaroon ngayon ng pagdududa. That's why we made this inspection. Pero nagkataon din ng verification sa licensing office. Wala siyang lang lisensya. Ayon sa inabutang caretaker ng PNP dito sa lugar na ito, ang lahat ng mga sasakyan na nakaparada sa loob ng kanilang area ay pawang mga sinala daw ng mga may-ari sa kanyang amo. Pero ayon sa pag-check ng Cavite Police, wala raw permit ang naturang lugar para isagawa ang gantong klase ng negosyo at maging ang pagkatay ng mga motor sa kanilang lugar. Saan galing itong mga kotse ito at saka mga motor? Sa mga customer po. Okay. Paano sila sila pupunta rito? Papan, anong... Nangangailangan po, dinadala po rito. Sinasanla? Ayun, sinasanla po. Sinasanla? Paano ang presyo nun? Depende po. Sa pag-examine ng Cavite Police, tampered o pinalitan daw ang engine at chassis number ng ilang motorsiklong nandito. Kasama natin ang ating highway patrol group at saka yung taga-crime lab para matingnan natin, ma-macro-itching kung ano ba ang mga, mga sasakyan na ito kung nagamit sa krimen. Okay. Sinuyo naman ng Cavite Police ang mahigit 50 tindahan ng spare parts sa tenegoryang Banawe ng Cavite. Sunod sa pangalan ng pamosong kaling tindahan din ng spare parts sa Quezon City. Ang ibang tindahan dito, walang maipakitang dokumento kung saan galing ang mga binibentang piyesa. 3 times na po kami na ba? Kumbaga, hindi pa po kami nakaka-recover yung mga paninda namin, hindi pa nalilinis, bumahana naman. So, paano pa namin maiintindi yung mga papeles? So, nabasahan na yung mga papeles? Talaga pong wala po lahat. Agad namang inspeksyon ng polis ang chassis ng Pajerong ito. Walang makitang record ang mga otoridad ng SUV, kaya iimbisigahan ang may-ari. Sa pag-iikot ng pulis sa lugar, isang trailer truck naman ang kanilang naispatan sa isang garahe. Nagduda na ang mga otoridad dahil sa kanilang record check, di nagtugma ang chassis number at plaka nito. Falsification daw, sir? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung meron. Pero yun ang bilis ng PNP, huwag niyo muna alisin ito, boss. Oh, hindi namin naalisin. Dito lang yan. Kinumpiska ng PNP ang mga piyesa at makina ng sasakyan na walang papeles. Posibleng makasuhan ng kasong paglabag sa anti-fencing law ang mga nakuhanan ng mga piyesa. Yung mga na-hijack, hindi na natin makita yung sasakyan. So ang ginagawa yan, tina-chop-chop na lang. So gusto natin maiwasan yung mga ganun, kaya meron tayong mga ganitong klase ng operation. John Consulta, GMA News.